Magandang araw sa inyo mga bata. Naririto na naman tayo upang magbahagi ng panibagong buod sa isang kabanata ng El Filibusterismo. Ito ang Kabanata 8, Maligayang Pasko. Kinaumagahan ng magising si Huli ay agad na tinungo nito ang kinalalagyan ng mahal na birhen upang alamin kung may 250 piso sa ilalim nito para sana pambayad at pangtubos sa ama niya na si Kabesang Tales. Sa kasamaang palad ay hindi naghimula ang mahal na birhen. Kaya inisip niyang wala nang ibang paraan kundi ang manilbihan. Inaliw na lamang niya ang kanyang sarili at inayos ang damit na dadalhin pagtungo sa tahanan ni Hermana Penchang na siyang kanyang pagsisilbihan. Nagpaalam siya sa kanyang lolo bago umalis at binasbasan naman siya nito. Ngunit hindi ito umiimik. Ibinili ni Huli na sabihin sa kanyang ama na para na rin siyang papasok sa pinakamurang kolehiyo sapagkat marunong din mag-Espanyol ang kanyang pagsisilbihan. Dahil Pasko, ang mga bata ay ginising ng maaga at binihisan ng magara ng kanilang mga magulang upang magsimba at pagkatapos ay dadalhin sa kanilang mga ninong at ninang upang mamasko. Nagpunta sa bahay ni Tandang Selo ang kanilang mga kamag-anak upang mamasko. Ngunit nang babatiin na niya mga ito, ay laking gulat niya nang walang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Pinisil niya ang kanyang lalamunan, pinihit ang leeg at sinusubukang tumawa. Ngunit kumibot-kibot lamang ang kanyang mga labi. Ang ingkong ni Huli ay napipi. Maraming salamat sa inyong pananatili mga bata. At dito na nga nagtatapos ang aking buod. Ako si Diana Rosporto mula sa pangkat ng Precious, Paitang 10. Bye-bye!